Good day mga ka-Things Fido. Ayan, nagbabalik naman tayo sa ating electrical wiring installation o tutorial. So sa topic natin ngayon ay paano mag-wiring connection ng stairway lamp control wiring. Siyempre sa stairway meron tayong 8 floor. Siyan gumawa ako. Naka-vertical. Yan. Hanggang sa 8th floor. So ang materials na ginamit natin ay merong 8 na receptacle para sa ating ilaw. Siyempre 8 na junction box at 8 na switch. So ang mga switch natin ay dalawang double pole switch, yan, at 6 na 3-way switch. So yung 3-way switch ko ay yan, yung lumang switch. So same naman din yung kanyang connection. Basta yung common natin ay nasa gitna. Lahat ng common ay nasa gitna. Yung ating 4 ang double pole, ito ay switch ng 4-way switch. So pinutol ko yung X niya. So para maging double pole switch siya. So naka-short itong dalawa. Yan. Naka-short yan. So isa lang ang nagagamitin na linya pero naka-short yan para maging double pole. Ito. Kapag na-short yan, may linya ito at may linya. So, isang wiring lang. So, syempre, merong label natin na nilagay para hindi tayo malito. Kasi lahat ng source natin ay nakakunik sa switch. So, sa kadalasan nating mag-wiring, yung isang linya ay nasa ating ilaw. So, ngayon, nasa switch natin. So, kailangan nating maglagay ng label. So, yan. So, hindi ko na nilagyan ng tagging. So, yung standard size na wire natin ay hindi tayo gumamit kasi wala tayong available. Pero ang standard niya ay gamit tayo sa source. Ito ang source. Gagamit tayo ng 12, number 12 na wire. Sa ating kuryente ay number 14. Isang source para sa ating switch ay number 12. At yung kanyang traveler ay number 14. So ayan, kayo na ang mag-wiring kayo. Standard yung wiring gagamitin nyo. Ito lang ay for wiring connection purpose. So para makita ninyo yung wiring purpose. Yan, magulo pa siya kasi yan, malapit lang yung junction box. So nag-connect-connect yung mating wire. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung ating diagram, stairway lamp control wiring diagram para hindi kayo malito kung in case na gusto nyo gayahin. Yan. Ito ang ating line 1. So yan, kinutunin nyo ko na lang para hindi makalas ng or sayang yung ating wire. Yan. Ito ang double pole master switch. Siyempre nilagyan natin ng tagging. Yan. Ang A, patungo sa A ng ilaw. Ang B, patungo sa kabilang ilaw. Ayan, B. Siyempre, yung C dito, patungo sa 3-way switch. Ayan, yung D. Ayan, patungo naman sa kabilang ilaw. Ganyan lang. So, ilalagay ko lang dyan yung picture para hindi kayo malito. Basta una, ang double pole switch. Three-way, double pole switch. Siyempre, meron tayong line 1. Sa una, ay ang linya natin ay line 1. Sa second switch, line 2. Third switch, line 3. Line 2. Fourth switch, line 1. Line 1 ang fifth. Six, line 2. Seven, line 2. At ang 8th floor ay line 1. So makikita nyo yan. Yung forma natin ay ito. Yan. AB1. Kasi yung ating switch ay ito ang A, at B, at 1. So short ito eh. Yan. Para hindi tayo malito. Yung sa kabila, example ito, C2D. So ito ang 2. Ang ibig sabihin, line 2. Ito ang C. At ito ang D.
dito EB1, ang 1 ay line 1, basta ang 1 line 1, ang 2 ay line 2. So sa isang box nito may dalawang linya pero ang top isa lang para sa ating switches. So sisimulan na natin sa ating first junction box. So ayan mga katings video, magta-topping na tayo. So unahin natin yung A. So syempre ito ang A. Yan. Sa galing sa ating ilaw at A para sa ating switch na double pole. So yan lang. Kamay lang natin ginamit, guys, kasi tatanggalin naman natin. So hindi ito standard. Pwede tayong gumamit ng yan. Slice. Yan. Pero hindi naman natin higpitan kasi tatanggalin naman natin. So, kayo nang bahala kung gusto nyo mag gloves. So, ayan. Ang susunod naman yung B. Yan. Yung B natin ay nakakonek sa B. Ito, hanapin nyo sa taas yung B natin. Yan. Yan, nandito yung B. So, yung linya nito ay B. So, connect siya. Kukuha tayo ng linya. Ayan, B. Tap natin. Isang. At ang B sa taas. Sa second junction box. Siyempre, yung ating 1. Yan. Yung line 1 ay nakatap dito. So, tinap ko na para hindi tayo mahirapan. Dito, ang line 1 dito. Ang next naman, yung ating C. Nakakonek yung C natin sa three-way switch, yan, C. So, ito ang ating C. So, kuha tayo ng isang linya. Ito, dito. Paakyat sa second junction box. Yan. Lipat natin. Yan. Ito ang ating C. So, ang ating C ay ito. Yan, para sa unang linya dito sa ating three-way switch. Yan, connect natin. So, ayan, tapos na tayo mag-topping sa first junction box. So, sundan nyo lang yung ating mga nilagay na mga label. Ayan. So, sika naman tayo. So, sa second junction box, so second floor, ayan. Siyempre, yung ating linya na naman sa gitna ay line 2. So, sa first floor ay line 1, ito ay line 2. Siyempre, nakonek na yung ating C, yung D naman. Yung D ay nakakonek sa ilaw sa third floor, yung D. So, kukuha tayo ng linya dito. Yan, yung linya. At ikukonek natin sa D. So, masusundan naman nyo yan sa diagram. Para hindi kayo malito. Ang next naman, yung dito, ang wala pa, ang E. Connect siya sa ating E sa third floor na switch. So, ang E niya ay yun. Siyempre, may linya tayong nakaabang dito patungo sa kabilang junction box. Yan, ito. May nakaabang ito. Kumbaga, ang dadaan ng ating linya kasama ang line 1, line 2, dalawang linya na wire. So, apat na wire ang dadaan sa every junction box. So, ayan. Ito ang E. Hanapin mo lang yung E. Ito ang E. Ayan. Sa third floor. So, ganyan lang. Sundan-sundan nyo lang hanggang sa itaas. So, hindi ko na iku-continue. Sa huli ko na ipapakita yung huling topping ng ating wiring connection. So, ayan, ang sa 7th floor, yan, ang M, siyempre, galing sa baba, dito. Yung N natin, dito, sa ating 4th. Yan, O, yung O ay sa taas, dito, O. Yung huli nating double pole switch, yan. Yung P niya, saka P. At yung line 1, dito sa ating tinap na linya, ang line 1. So, ayan, madali lang
sundan kasi meron naman tayong yan wiring diagram. So yung original niya na schematic diagram, ito lalabas dyan. Ito ginawan ko na ng wiring para sa actual wiring natin. So ayan, natapos na natin yung ating stairway lamp control wiring connection. So kung meron kayong na-miss, so tignan nyo na lang sa wiring diagram natin. Nandoon na lahat eh. Ito magulo kasi yung wiring. So ipinakita lang natin yung paano mag-wiring. So sa bagong mga kuha natin, ating switch, yan. Same din naman ito, yung lumang style. So same process na naman. Alam nyo naman yung symbol ng switch. O na-upload ko na yan, yung ating panong connection. So ayan. Review muna tayo dito bago tayo mag-energize. So lagyan muna natin ng takip para safe. Lagyan natin ng temporary electrical tape para makita natin ang yung kanyang sequence. Paano ba gumagana itong stairway lamp control? Yan ang first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. Yung nine natin ang ating ring light. So yan. So i-fix ko muna bago natin i-try. So ayan mga katings video, ayan, nilagyan ko na yung tape yung ating junction box or safe at bulb pin. Ayan, 3 watts lang ito, yung mamurahin. Siyempre dapat yung source natin ay 20 amperes circuit breaker, pero sinaksak lang natin sa ating outlet for demo purpose lang. So ayan, yung sequence niya ay guys, ito naka-off siya, lahat ay wala pang linya. So makikita nyo sa diagram yan. Siyempre yung first floor, kapag pinindot mo yung kanyang switch, iilaw ang first at yung second floor. So ayan, umilaw. Siyempre aakyat ka ng second floor. Pag aakyat mo, nakikita mo yung switch. So siyempre para sa third floor. Kapag in-on mo, yan, on natin. So, maiiwan yung ilaw ng second floor at iilaw yung third floor. Siyempre, ma-off yung first floor. Siyempre, dapat steady ito kasi hindi ka pa umakyat ng second floor. Hindi pwede itong ma-off. So, kapag nakaakyat ka na ng third floor, siyempre, ma-off yung ating second floor at iilaw ang fourth floor. Tingnan nyo. Oh, yan. So naiiwan ang ilaw ang third floor. Same rin yung process. Pag-akyat mo ng fourth floor, off ang third floor, ilaw ang fifth floor. On yung fifth floor, yan. Akyat ka ng sixth floor. Akyat mo, maiiwan. Seventh floor, yan. Kapag dumating ka na ng 8th floor, kapag in-on mo tong switch, ma-off yung 8 at 7. O yan. Kung bababa ka naman, same din process. Yun din ang mangyayari. Same na ginawa pinakauna. Iilaw ang dalawa. Yung 8, 7. Pagbaba ng 7, matitira yung 7. At iilaw ang 6. Hanggang so on and so on. And so on and so on. Yan. At paglalabas ka ng bahay or hallway, auto off. So ayan, ang ating stairway lamp control wiring. So kadalasan, nakikita natin yung 4-way at 3-way, 3-way, 4-way para yun sa different location. Kung gusto mong isang ilaw at different location, ilang location ang gusto mo. Ito, double pole switch. Yan, 4-way switch to, ginawa kong double kasi mahal yung ating double na switch. 3-way at ang huli hanggang sa 8th floor ay double fall. So makikita nyo yan sa ating ginawang stairway lamp control wiring diagram. So yan. Ayan man lang ito. So ayan, yan lang yung ating
wiring connection sa ating steering wheel and control. Ayan. Pero sa mga bagong building ngayon, single circuit na. So, isang breaker at kapag inon mo, on lahat sa stairway. So, lahat ng sa hagdanan ng ilaw ay on. So, ito, iwan ko kung meron pang method na gumagamit nito. So, pinakita lang natin na nag-i-exist ito na method. So, lahat ng linya natin ay nasa switch. Sa karaniwan ay ang isang linya ay nasa ilaw. Dito na sa ating switch lahat. So, kapag umakyat tayo, yan, balik ulit natin. Umakyat tayo, mag-on ng first floor and second floor. Kapag umakyat tayo sa second floor, iiwan yung ilaw ng second floor, mag-off yung first floor at mag-on din yung ating third floor hanggang sa paakyat. So, ayan, sana may nakuha kayong idea o tips sa ating stairway lamp control wiring. Yan. So, sana nagustuhan yung video ko. Sa sunod naman ng ating electrical wiring pag mayroon tayong time at oras sa ating area. So, this is Rometric. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share for comment for more videos. Lagi kong sinasabi, this is Rometric. Things we do.